Umani ng batikos ang pagpapalit ng signage ng Hill Puyat Avenue sa Makati sa Hill Tulog para sa isang ad campaign. Ang pamilya ni dating Senate President Hill Puyat nagsampana ng reklamo laban sa ad agency. May report si Mark Salazar. Tila nabalikbata ang ilang motorista at pedestrian nang ang Hill Puyat Avenue sa Makati biglang naging Hill Tulog. Insulto naman yun doon sa kay Hill Puyat. Bakit po? Nananahimik na yung tao, bubisitin pa nila. Hindi, tama yun. Nakakatuwa lang kasi imbis na Hill Puyat, natulog na siya ng tuluyan. Nakasanay na po natin na Hill Puyat, so parang nakakabigla lang po siya na pinalitan po. Ang pagpapalit ng street sign, isa palang ad campaign ng food supplement para sa maayos na pagtulog. Hindi yan ikinatuwa ng pamilya ni dating Senate President Hill Puyat. The family has decided to take action against this agency. They became very foolish and very insulting. We are not the only people who feel that something was done to a person who has served the country and who has a clean record for all the 20 years that he has served. Sa Facebook post ng kanyang apo, tinawag ni Erica Puyat Lontok na kawala ng respeto ang pagyurak sa pangalan ng kanyang lolo para lang makabenta ng produkto. Pinabaklas na ni Makati Mayor Abby Binay ang mga Hill Tulog street signs. Sa pahayag ni Binay, nagsorry siya sa pamilya Puyat at nagpaliwanag na hindi umabot sa kanyang mesa ang request for permit ng advertising campaign na ito. Mas naging masinsin daw dapat ang kanyang mga opisyal na nag-approve ng permit at sila raw ay nireprimand na. Ang kumpanyang Wellspring na siya nagkomisyon ng ad campaign, humingi na rin ng sorry sa pamilya Puyat. Hindi raw nila intensyong bastusin ang alaala ng yumaong senador. Nagsorry din sila kay Mayor Binay at sa mga taga Makati. Hindi raw nila intensyon na manakit sa kanilang ad campaign na gumamit daw ng wordplay para bigyan diin ang kahalagahan ng tulog sa kalusugan ng tao. Matapos kilalanin ang pagiging insensitive ng kanilang kampanya, tinanggal na raw nila ang lahat ng mga pinaskil na signages. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.